everyone! So for today's video, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay yung dahilan kung bakit ko pinilitan yung aking previously owned na Motivo Motion X Pro. So kung napanood nyo yung previous vlog ko, makikita nyo doon na binanggit ko yung mga good characteristics ni Motivo. So una, ang binanggit ko doon is yung good appearance niya. Di ba? Color gray and black siya. Maganda. Classic yung tignan. Classic siyang tignan. And then next, yung anti-theft lock system niya. Meron kasi siyang sinususian doon sa ilalim. And then, hindi nagagalaw yung stand. Hindi nagagalaw yung stand. Hindi nagagalaw yung bulong. And then, pag nahawakan ng ibang tao ay nag-iingay talaga siya. So maganda yon. And last, yung pinaka nagustuhan ko is yung good battery niya. Kasi 2 kilometers ang travel ko every day and then tumatagal siya ng almost 2 weeks. So ang tagal niya bago i-charge, 'di ba? So yun yung mga magagandang characteristics na nagustuhan ko. Pero recently, last month lang, nagkaroon ng problema si Motivo kung saan ay hindi na siya umaandar. I mean, umaandar siya pag naka-stand, pero pagka tinatanggal ko na yung stand and then pinapagulong ko na siya sa daan, hindi na siya nag-move forward. Nag-blink na lang yung status niya sa ibabaw and then yun. Simula na. Kaya yun, mapapanood nyo dito, panoorin nyo itong video nito para makita nyo kung ano yung naging problema kay Whitey. Kung nyo po yung video, makikita nyo doon na hindi na umaandar si Motivo and then nagbiblink na lang siya. Nagbiblink na lang indicator sa itaas. So, unang-una kong ginawa is kinunta ko yung Motivo Service Center and sinabi nila na dalihin daw ang unit sa kanila. Pero ang naisip ko kasi doon, since Laguna pa ito, ang transportation fee kasi is 1,500 and then so balikan 3,000. Those libre yung service niya kasi ito ay nabili ko nung last July, so wala pang 1 year. Libre sana yung service niya pero baka may parts pa na bibilhin. So bukod pa yon sa 3,000 na babayaran ko. So sabi ko parang hindi practical. Kaya ang ginawa ko ay pinaayos ko siya sa ibang technician ng e-bike. So nalaman ko na nagkaroon lang pala siya ng loose wirings. Pero ang nagastos ko doon overall ay almost 800 din, 800 pesos din kasi inayos niya yung wirings and then may kinonect siyang parang adapter dun sa battery para hindi direkta daw ang electricity doon. Hindi ako masyadong sure pero parang ganun ginawa niya. Kaya umabot ng 800 pesos yung binayaran ko. Pero later on, na-realize ko na kung lagi ako magpapaayos ng ganung presyo, hindi ko pa masusulit yung service warranty ni Motivo, parang lugi naman ako doon. So napag-isipan ko na bakit hindi ko siya ibenta and then bumili ako ng panibagong unit na nandito-dito lang din naman sa Laguna. So yun. Yun po yung isa sa mga hindi ko nagustuhan kay Motivo kasi ang layo ng service center. So kung kunyari ay kayo ay taga Manila, okay lang kasi sa Paco, Manila lang sila, no, napakalapit. Pero kung nasa nearby provinces na kayo like Laguna or baka Cavite or Rizal, hindi siya convenient kasi kailangan pang transport yung e-bike doon. Pwede kung may sasakyan kayong L300, ganyan. Pero sa case ko, na walang ibang sasakyan, hindi siya practical. So, yan yung una, yung service center niya na malayo. Pangalawa, ang hindi ko nagustuhan sa kanya, kaya ako siya pinatan, is yung mga parts niya. Siguro hindi ko nabanggit ito sa previous vlog ko kasi hindi ko pa siya napapansin. Pero later on, nung naginagamit ko na siya, napansin ko na pagka nandun na sa mga lubak-lubak, talagang kalampag siya. Talagang as in, ano ka, bagbag ka doon, hindi ako sure sa term. Parang talagang, yun nga, kalampag ka. Ang ingay niya, no? Para magkakalasan yung mga parts. Kasi, napansin ko na yung shock niya dito sa unahan, dito, hindi pala siya gumagana, parang display lang siya. So, straight siyang ganyan. Talagang, yung movement pag nasa daan, talagang dire-diretso lang, ganyan. And next, yung brake niya. Pagka binrake mo siya, ay as in diretsong hinto, parang tigil kang ganyan. Hindi kagaya dito na yun nga, meron siyang kakaibang brake system na babanggitin ko sa next vlog ko pagka i-review ko ito. Hindi siya agad-agad nag-brake. And then yung covering niya na plastic, masyado siyang mahuna. So hindi yun yung mga isa ko na hindi nagustuhan. Pero overall okay naman si Motivo eh. Okay naman siya. Pero ang hindi ko talaga nagustuhan is yung service center. Talagang hindi siya practical lalo na kung napakalayo mo.
Pero ito, hindi ko naman po din na-discourage na huwag kayong bumili ng e-bike, any motivo e-bike, or huwag niyong gamitin, or magpalit na kayo ng e-bike. So kung kaya niyo naman, I mean, okay naman sa inyo yung ganong issues, like talagang medyo kalampag siya, and then ganun yung plastic cover, I mean, plastic body niya, wala naman pong problema. Kung kunyari malapit lang naman ang service center nyo, okay lang yun, wala naman pong problema yun. So kanya-kanya lang din naman po ng personal opinion to, na personal view, kasi para sa akin hindi siya practical na ibabiyahe mo pa ng malayo, gagastos ka ng malaki para lang mapaayos. So yun, kasi sa totoo lang ito po ay mas mahal ng 10,000 kumpara kay motivo. Ito ay 16,990 ko siya nabili plus 2,000 kasi yung transportation. Like dito almost 30 ang price ng ganito eh, pero naka-discount lang ako. Anyway, so yun lang po yung hindi ko nagustuhan kay motivo kung bakit, I mean, yun lang yung mga rason. So yun lang po yung mga reasons kung bakit ko pinalitan ng aking motivo e-bike. So kung yun nga, inuulit ko po, kung motivo user na kayo at okay naman kayo doon sa ginagamit nyo, wala akong problema. At kung may plano kayong bumili at malapit naman kayo sa service center, okay kayo sa mga features na nabanggit ko, wala rin pong problema. So yun lang po, sinasabi ko lang po para maging aware din kayo dun sa mga pwede nyong ma-experience using that e-bike. So yun lang po, sana may napulot kayong konting information dito sa vlog na to. Kung nagustuhan nyo naman po yung vlog na to, please click like at subscribe na rin kayo sa aking channel for more videos of review and DIY. So maraming salamat po, see you once again, bye!